وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Mga magulang, minamahal, ginagalang kong mga magulang, at sa inyong lahat ng mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya Islam. Una sa lahat, pagkaraan ng ating pagpupurin, pasasalamat at pasasalamat kay Allah at pagsalawat sa Rasulullah, dalangin natin na naway nasa mabuting kalagayan ng lahat sa panahon na ating pinagdadaanan ngayon, lalo na ang ating mga kapatiran dito sa Davao Region at higit sa buong Pilipinas, lugar ng Pilipinas. Isang mahalagang pagsapo ang ating tatalakayin. Ating tatalakayin sa maikling oras na ito, ang al-iman bil-qadar, ang paniniwala sa kadaw, ang tadhana, ang itinakda, ang kapalaran. Ito'y napakahalagang pagsa, mga kaibigan, mga kapatid, na ating maunawaan, malaman, at maging panatag sa ating sarili. Dahil ito ay kasangkapan natin sa mga mapapait na mga pagsubok na ating kinakaharap dito sa mundo. At gamot sa ilang karamdaman na ating dinadamdam sa mga mapapaitin na nangyayari dito sa mundong ibabaw, kapag naging panatag sa iyo ang kadag, paniniwala sa lahat ng nangyayari sa kapalaran, sa itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, magiging madali para sa iyo ang lahat. Subhanallah. Bismillah. Tandaan po natin na ang paniniwala sa tadhana, kapalaran o itinagdan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ang paniwalaan natin na lahat ng nangyayari, lahat-lahat ng nangyayari ay lahat sa pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nang ibig sabihin, nauna na ang kaalaman dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bago pa mangyari, alam na ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ito ay mangyayari, hindi mangyayari ang alinman, ano pa man, maliban sa kapahintulutan, kapasyahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, mabuti man o masama. At itong lahat ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala at nakasulat na sa Lawhul Mahfuz, talaan ng lahat ng mga kapalaran, tadhana. Libu-libong taon pa bago pa mangyari itong mga nilikha o itong mga tadhana, kapalaran. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Inna khalaqna kulla shay'in biqadar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar." Tunay katotohanan, lahat ng bagay na aming nilikha ay may kaukulang kadag, tadhana o itinakda. Lahat ng bagay sa ginawa, ito ay may kadar na katanda, mabuti man o masama. At ang paniniwala sa kadar, tandaan mo, kabilang sa haligi ng ating iman, pananampalataya, ito ang ugat
ng isa sa ugat ng ating o pundasyon ng ating iman na kung saan hinding-hindi magiging ganap ang iman pananampalataya ng bawat isa hanggat hindi niya paniwalaan, tanggapin ng buong puso ang kadar. Hatta tu'mina bil qadar khairihi wa syarihi, sabi ng Rasulullah. Hanggat hindi magiging ganap ang iyong iman, sabi ng Rasulullah. Hanggat hindi mo paniwalaan ang kapalaran, ang tadhana, ang itinagda ni Allah subhanahu wa ta'ala, mabuti man o masama. Kabilang sa ating, kabilang sa kondisyon ng ating iman. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang paalala hinggil sa kadar. Bilang paalala sa kadar, nakatangian ng mga mananampalataya. Sabi ni Allah, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Walang dumadatan, walang sakuna o masamang nangyayari na tumatama o dumadatal dito sa kalupaan maging sa inyong mga sarili. Tandaan niyo, sa inyo walang sakuna, pagsubok, suliranin, anong pamang problema na bumababa o dumadatal, tumatama dito sa mundo maging sa inyong mga sarili. Lahat ng ito, sabi niyo, ay nakasulat na sa kitab, sa Lawal Mahfud, talaan ng lahat ng kapalaran, tadhana, bago pa ito mangyari. Inna dhalika Allah yasir. Yan ay napakagaan lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lahat ng kadar, lahat ng mangyari, bawat lahat ng naisip natin, bag itong paggalaw natin ng kamay, lahat ng ito nakasulat na. Alam na ni Allah bago pa natin gawin. Pinangyari ni Allah ayon sa kanyang kapasihan, ayon sa kanyang katunungan, nakasulat na ito sa qadar, sa Lawhul Mahfuz. Subhanallah. Anong sinabi ng Rasulullah? Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 al-fasana. Itinagda o isinulat na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tadhana ng mga nilikha, lahat 50,000 taon, 50,000 years bago pa niya likhain ang mga langit at kalupaan. 50,000 years, tandaan niyo, mantak niyo. 50,000 years. Unang nilikha ni Allah ay ang panulat. Nagsalita ang panulat, ya Rabbi, ano ang aking isusulat? Isulat mo, ika ni Allah, ang lahat ng kadar, mangyari, lahat ng bagay, hanggang sa pagbuno ng mundo. Ito ay nangyari 50,000 years. Ang tanim mo dito sa mundo, ang magiging edad mo, ang risk biyaya, nakasulat na. Ang asawa mo, ang magiging anak mo, mga karamdaman, pagsubok, lahat ng ito, lahat, walang exempted, nakasulat na sa Lawhul Mahfuz. Subhanallah. Ganito ang kaalaman. Ganito ang kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dhalika 'ala Allah yasir, napakagaan lamang ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kaibigan, mga kapatid, isa sa mahalaga na tinatalakay hinggil sa kadar ay babanggitin natin yung mga mabubuting resulta, mga benefits, mga mabubuting ibinubunga ng paniniwala sa kadar.
Pinanggit natin yung mga katibay mula sa Quran at Sunnah at kung ano yung paniniwala hinggil sa Qadar. Ngayon, binigyan din sa atin ito ni Allah at ng Rasulullah. Dapat maging panatag sa iyo ang paniniwala sa Qadar. Tanggapin mo, maging panatag sa iyong puso. Kapag naging panatag sa iyo ang paniniwala sa Qadar, mayroong mga mabubuting resulta, benefits, o mga bunga na ibinubunga sa iyo, sa iyong pamumuhay dito sa mundo. Dahil alam natin, ang buhay dito sa mundo, tanging pagsubok, masasakit, mapapait. Pero, nagiging madali kapag nagiging panatag sa iyo ang paniniwala sa Qadar. Yun ang ibig sabihin. Kaya, ilan sa mga benepisyo mabubuting ibinubunga o resulta ng paniniwala sa Qadar? At babagitin lamang natin ang mga mahalaga, mga samarat, bunga ng paniniwala sa Qadar. Una, sabi ng ating mga ulama, tumaninatul qalb wan shirahus sadr. Masyaallah. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Kapag, sabi ng mga ulama, kapag naging panatag sa iyong paniniwala sa Qadar, kapanatagan ng puso at kaluwagan ng kalooban ang iyong nararamdaman, nakakamtan. Laging panatag ang puso, maluwag sa kalooban ng isang Muslim ang ano pa mang nangyayari, lalo na kapag mapapait, masasakit na mga pagsubok na nangyayari. Totoo, subhanallah, kapag ang isang Muslim sumuko sa Qadar ni Allah at kinalugdan niya ang pagtatakda ni Allah, nagiging magaan sa iyo ang lahat. Dahil naunawa mo, ito ay Qadar, tinakda ni Allah. Alam na ni Allah, nakasulat na. Nakasulat na. Anong ipinayo sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kula yusiba na isa pang ayah, sabi ni Allah. O Muhammad, sabihin mo sa mga mumin, la yusiba na illa ma kataballahu lana. Walang tatama sa atin, tayong mga alipin ni Allah, walang dadata tatama sa atin maliban na ito ay itinakda na isinulat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa maulana. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang magtagapagtanggol, mangangalaga sa atin. Kung ganun, wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Kung ganun, sabi ni Allah, kay Allah kayong manalig, magtiwala sa lahat ng inyong gagawin, sa lahat ng mga nangyari. Yan. Alhamdulillah, bilang mga Muslim, masyadong binigyan diin ang paniniwala sa Qadar. Tignan nyo ang ilan, mga hindi mananampalataya sa ibang relihiyon. Kapag dumatal sa kanila ang ilang mapapait na pagsubok, tulad ng pagkabigo o pagkabigo sa pagmamahal, tignan nyo, ano ginagamot? Pagpapakamatay. Nagpapakamatay. Dahil sa kanilang relihiyon, hindi binigyan ang binigyan diin ang paniniwala sa Qadar. Hindi katulad sa ating sa Islam, bilang mga Muslim, masyadong binigyan diin ang paniniwala sa Qadar. Ang ilan, subhanallah, tunting karamdaman, depression, anxiety, nagpapatiwakan, nagpapakamatay. Karamihan sa ito ay nangyari sa mga hindi mananampalataya. Pero sa atin, alhamdulillah, binigyan diin, itinuro sa atin ang paniniwala sa Qadar. Lahat ng ito ay ginusto ayon sa kapangyarihan ni Allah subhanahu, ayon sa kapasyahan ni Allah, nakatala na, alam na ni Allah.
kaluwagan, kapanatagan sa iyong puso ang mangingibabaw. Yan ang paniniwala sa kadar. Isa sa ibinubunga ng paniniwala sa kadar. Ganun din, mga kaibigan, mga kapatid, na nagiging maluwag ang kalooban at madali tanggapin ang mapapait na pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng ano? Tulad po ng pagpanaw ng isang mahal sa buhay. Medyo bibigyan natin bahagya itong mapait, sobrang masakit na pagsubok, itong wafatul ahibba, pagpanaw ng mahal sa buhay. Tandaan ninyo, walang pag-alila na ang pagpanaw, pagyao, pagkamatay ng mahal sa buhay, ito ang pinakamalaki o pinakamasakit na mararamdaman ng isang tao. Lalong-lalo na kung ang pumanaw ay mga magulang mo. Lalo na ang ina sa mga kababaihan. Kapag pumapanaw, ang ina ay napakasakit sa mga anak. Subhanallah. Napakasakit sa mga anak. Nakaramay nila sa hirap at ginawa. Nakakausap nila sa mga problema. Nagbibigay payo, tapat na payo. Kaya kapag nawawala ang mahal sa buhay o ang magulang, lalo ng ina, napakasakit sa mga anak. O di kaya ang iyong asawa, ang iyong anak ang pumanaw, napakasakit. Alam natin yan. Napakasakit. Maging ang Rasulullah, naramdaman niya itong kirot sakit ng pagpanaw ng mahal sa buhay nung mawala ang kanyang asawa na si Khadija, at kasabay ng kanyang pagpano ay ang kanyang pumano sa taon na yun, ang kanyang tiyuy na si Abu Talib, na tinaburi ang taon ng pagdadalamhati. Masyadong nagdalamhati ang Rasulullah, pero gumagaan ito, mga kaibigan, mga kapatid, kapag tumalima, kapag naging panatag sa ating mga puso ang paniniwala sa kadar, tadhana o pagtatanda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, itinuro sa atin ng Islam na lahat ng bagay ay pagmamay-ari ni Allah at ipinahiral lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naunawaan natin, lahat ng bagay nilikha ni Allah, pagmamay-ari ni Allah, pinahiram lamang ni Allah. Ang buhay, pinagkatiwala sa atin ni Allah, pagmamay-ari ni Allah, at siya ay Panginoon kung kukunin niya muli ang buhay, karapatan niya. Dapat nating paniwalaan. Eh, lahat tayo mamamatay, babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, isa sa sunnah, kapag may namamatay, sunnah po na tayo ay nagtataziyah. Pumupunta sa namatayan, nakikiramay, sunnah po yan. Napakagandang gawain at ikaw ay ginagantimpalaan. Dahil kapag yung taong namatayan, nagluluksa, nagdadalamhati. At bilang kapatid o kamag-anak, bibisitahin mo, sunna na pag-aani mo yung kalooban nila. Magpaalala ka, payuhan mo sila ng sabar dahil nadagdan sila ng mabigat na pagsubok. Kaya isa sa sinasabi natin, kapag may namamatay, anong sinasabi natin? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Tunay na kami ay pagmamay-ari ni Allah,
wa inna ilayhi raji'un. At tunay na kami ay sa kanya, kami kay Allah, kami magbabalik. Dahil lahat tayo, pagmamayari, ang buhay natin, pinahiram ni Allah. Kukunin ni Allah. May taning oras na kukunin ni Allah. Kaya isa pa sa sinasabi, lillahi ma'akad. Kaya Allah ang kanyang, walillahi ma'aka. Kaya Allah ang kanyang ibinigay at kaya din ang kanyang kinuha. Wa kullu shay'in bi'ajalim musamma. Ang lahat ng bagay ay mayroong taning kada na nakasunod, nakatanda, na talagang darating kapag dumating yung taning ajal mo sa ayaw at sa gusto mo, ikaw ay babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang qadar. Subhanallah, inna lillah. Napakasarap. Inna lillah. Wa inna ilayhi raji'un. Kaya kapag naging panatag sa'yo, natatanggap. Ngayon, patungkol dito sa pagpano, mga kaibigan, mga kapatid, meron tayong bibigyang babala. Ipinagbawal po ang tinatawag na niyaha. Niyaha. Ang ibig sabihin, yung pananaguhoy sa panahon ng pagdadalamhati. Ano yung pananaguhoy? Yung pagtataas ng boses sa paghiyaw at paghagulbul. Na nagpapakita ka ng hindi pagtanggap sa kadar. Nagsasalita ka, humahagulgul ka. Yung pag-iyak, nature, kalikasan, maging ang Rasulullah, banggitin muna natin ang hadith, maging ang Rasulullah, noong namatay ang kanyang anak na si Ibrahim, ilang buwan? 6 months. 6 months. Pumano si Ibrahim na anak ng Propeta Muhammad. Pagsubok, umiyak ang Rasulullah, tumutulo ang kanyang mga luha. May isang lalaki o sahabi nagtanong sa Rasulullah, "Ya Rasulullah, yan ba ay pagtanggi sa kadar?" Nagtanong lamang dahil tao ang mga sahaba, nagtanong lamang sa Rasulullah. Umiiyak ang Rasulullah, "Ya Rasulullah, yan ba'y hindi pagsalungat o pagsalungat sa itinakda ni Allah?" Anong sinagot ng Rasulullah? "Innal qalba la yahzan." Ang tunay na ang puso ay nalulungkot. At kapag nalungkot ang puso, ang ribungan nito, ang mga mata ay umiiyak. Sabi ng Rasulullah, normal lamang na umiyak ang mata dahil nalulungkot ang puso. Ang ipinagbawal, sabi ng Rasulullah, ay ang magsalita ka ng salitang hindi kinalulugdan ni Allah. Ito yung nanniyaha. Niyaha. Yung sobrang pag-iyak, pagtaas ng boses, paghiyaw, paghagulgul, lalo na sa mga kababaihan, tabiya. Lalo na sa mga kababaihan na emosyon ang pinapakiran. Sabi ng Rasulullah, "Laysa minna man darabal khudud ila akhir hadith." Hindi kabilang sa amin. Sa ibang riwaya, isinumpa ni Allah, sinumpa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang sinasampal ang pisngi, mukha, pinupunit ang damit at nananalangin ng panalangin na jahiliya, kamangmangan, mga masasalitang pananawagan bilang hindi pagtanggap sa kadar. Ito yung niya. Habang kapag namatayan ang ilang mga kababaihan, sinasampal ang pisngi, pinupunit ang damit. Pero ngayon may masaklap, mas masaklap, nagdadabog, sinusuntok ang pader sa mga kalalakihan o di kaya namamaril para ilabas ang sama daw ng loob. Ito ay haram. Ito ay haram. Ito ay haram. Dahil hindi magtanggap sa kadar. Umiyak ka, okay. Pero huwag kang magsalita. Binigay naman ang halimbawa ng Rasulullah itong mga ilang halimbawa na kadalasan na ginagawa ng mga kababaihan. Sinasampal o di kaya ang mga buhok. Pero mas
haram yung mga masaklap pa dyan, nagdadabog, nagwawala. Subhanallah, lahat ng ito ay haram dahil hindi pagtanggap sa kadar. Maging maingat tayo. Huwag tayo magsao, hindi kayo nagsasalita ka. Unfair, hindi makatarungan. Bakit ang nanay ko pa? Bakit? O di kaya yung sa mga kababaihan, umiiyak pero parang humahagulgul, nagsasalita na, tapos sumisigaw. Bawal po yan. Kapag may nadatnan tayong ganyang tahanan na sila ay naglulusa, pagbawalan natin. Huwag natin, pero sa mabuting para, pinagbawal po yan. Magsabar po kayo, ganito ganyan. Anong sinabi ng Rasulullah? An-na'iha idha lam tatub ila akhir al-hadith. Kapag ang babaeng na'iha, itong ginagawa niya sa pagdadalamhati, pananaguhoy, humahagulgul, ay hindi nagtawbah, binanggit ng Rasulullah, ay ang kababae dahil madalas sa kanila. Pero ang lalaki din, pasok, saklaw dito ang babae lalaki. Kapag hindi nagtawbah ang gumagawa nito, bubuhayin siya sa araw ng paghuhukom at magdadamit siya ng kasuotang damit mula sa nalusaw na alkitran o maitim na likido. Ito yung aspalto. Alam niyo yung aspalto ginagamit sa mga daanan? Napakainit, alam natin. Gagawan ng damit, ipapasuot sa'yo. Ikaw na gumagawa nito. Bilang parusa sa iyo dahil itong niyaha, hindi pagtanggap sa kadar. Para mong sinasalong, hindi matanggap ang kadar, iyadabilah. Pangalawa, sabi ng ating mga ulama, adamul ya'as wal kunut wa adamul nadam ala mafat wa tahassur ala al-bad. Hindi ka nawawala ng pag-asa sa mga mapapait na nangyayari sa buhay tulad ng pagkabigo. At hindi ka masyado nalulumbay, naghihinagpis sa mga nakaraan. Isa sa benepisyo ng kadar, tignan mo. Minsan, may mga nangyayari, ginugusto natin, hindi natin nakakamtan. Nawawalan tayo ng pag-asa. Hope. Pero kapag panatag sa iyong kadar, hindi ka lagi nawawalan ng pag-asa. Dahil alam mo, hindi ko to nakuha, hindi ko to nakaptan dahil nakatagda na. Dahil ito ang ginusto ni Allah subhanahu wa ta'ala, aking tatanggapin ng lubusan. Buong puso. At hindi ka naghihinagpis sa nakaraan. Minsan may mga nangyaring pas. And nilalaro ka pa ni Shaitan, pinapaalala sa iyong mga mapapait na nangyari, pagkabigo o ano pa man, para magkaroon ka ng depression, anxiety, kalungkutan. Pero kapag ang isang Muslim naniniwala sa kadar, waipit, magaan sa kanya, nakakalimutan niya yung mga nangyari, pero kinukuhaan niya ng aral. Likay la taasaw ala mafatakum, sabi niya Allah. Ang paniniwala sa kadar, upang kapag naging panatag sa iyo ay hindi kayo, sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, nalulungkot, higit na naghihinagpis sa mga nakaraan, na hindi, mga bagay na hindi na nakamtan. Kaya itunuro ng Rasulullah, mga kaibigan, mga kapatid, sabi ng Rasulullah, wa in asabaka shay'un fala takul, sabi ng Rasulullah, ila akhir al-hadith, kapag dumating sa iyo ang isang pagsubo, mapait na pagsubo, huwag mong sabihin, ah, kung ginawa ko lamang ito, hindi sana na ito ang nangyari. Kung ginawa ko lamang ito, kung, sabi ng Rasulullah. Huwag mong sabihin, bakos ang sabihin mo, Qadarullah, wa ma sha'a fa'al. Masha'Allah. Payo ng Rasulullah. Kapag daw may nangyaring masakit o kabiguan, sabihin mo ang Qadarullah, o Qadarullah wa ma sha'a fa'al. Itinagda ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay na ito, at si Allah, ano pa man ang ginugusto niya, ay ginagawa niya dahil siya ay Panginoon. Fa'al lima yurid. Tatanggapin ko dahil ito itinagda ni Allah. At ano pa man ginugusto, kapasyahan ni Allah, ginagawa niya. Nagiging magaan. Dahil sabi ng Rasul, itong kung,
law ay binubuksan ang pintuan ni Shetan. Papasok si Shetan, lalaruin ka, lililangin ka, para ikaw ay nalulungkot sa mga napakabiguan, para ikaw ay hindi tumanggap sa kadar, para ikaw ay mag-isip ng masama kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang masaklap. Pag hindi, wala sa iyong kadar, nag-iisip ka ng masama kay Allah. Ya Allah, bakit ganito? Nakamta ni fulan ang kabutihan, ako hindi. Pag-iisip ni Shepan na pinapasok sa iyo para mag-isip ka ng masama, masamang hinala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag ito yung kadar, naging panatag sa'yo, nagiging madali sa'yo ang lahat. Pangatlo, no, nagiging matapang at matatag ka sa mga bagay-bagay na pinangangambahan mo mangyayari. Gayun din na hindi ka natatakot sa kapinsalaan ng iba. Hindi ka natatakot sa mga nangyayari. Lalo na sa mga kapatid natin na may anxiety, depression, pagpanatag sa'yo ang kadar. Masyaallah, nawawala. May spiritual na kasangkapan. Kadar, kadar. May anxiety ka, may pinangangambahan ka, huwag kang matakot. Nakatanda, nakasulat na yan. Naunawan ng isang Muslim, ang hindi, ang ano pa mang hindi, man, hindi nangyayari, ay ito'y tinagda ni Allah. At kung ito'y mangyari, ito ay nakatagda, itinagda ni Allah para sa iyo. Lahat kadar. Kaya ang Rasulullah, tandaan ninyo, panghawakan natin ito. Sabi ng Rasulullah, wa'alam annal umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay lam yanfa'uka illa bi shay kad kataballahu lak il akhir hadith. Mahabang hadith. Sabi ng Rasulullah, kahit, tandaan mo, kahit lahat ng tao, lahat ng nilalang, mga jinn man o mga tao ay magtipon-tipon upang gumawa sa iyo ng kabutihan, hindi mo makakamtan ang isang kabutihan maliban na lang kung ano yung nakasulat sa iyo. Walang, sabi ng Rasulullah, kahit pa magtipon-tipon ang mga jinn at ang mga tao upang pinsalaan ka, hindi ka mapipinsala. Walang mangyayari sa iyong kasamaan maliban na lamang kung anong nakasulat sa Lawhul Mahfuz, nakasulat na kasamaang tatama sa iyo. Allahu Akbar! Bakit ako matatakot mamatay? Bakit ako matatakot mamatay? Kung nakasulat na na ang aking ikakamatay ay airplane accident o ano pa man, o babarilin ako ni fulan, ito ay nakasulat na. Bakit ko katatakutan ang kapinsalaan ng iba? Yan ang iman. Yan ang paniniwala sa kadar. Pero ipinag-utos din ang pag-iingat. Ipinag-utos din ang pag-iingat. Awareness. Dahil kahit alam mo na may gustong puminsala sa iyo, pero walang problema na kunin mo yung pag-iingat, yung awareness. Ngayon, panghuli, yung al-akhir bil asbab. Yung pagkuha ng mga dahilan. Hindi nangangahulugan. Natalakay natin. Baka ma-misinterpret nyo at marami sana tayong babanggitin hinggil sa kadar. Subhanallah. Baka ma-misinterpret nyo na nakatagda na, nakasulat na, ay wala na akong gagawin. Dahil kung talagang darating sa MBA, darating. Yung paggawa ng sabab, dahilan, ay hindi ko nagagawin. Dahil yun ang narinig ko sa ulama, sa isang musta. Hindi po ganun. Merong kadar at tinagda rin ni Allah na merong sabab. Halimbawa, sa pagninegosyo. Hindi ibig sabihin na nakatala, nakasulat na yung kadar, yung biyaya matatanggol, ay hindi mo nagagawin yung dahilan para makuha mo. Isang araw, mayroong pangyayari sa panahon ni Umar bin Khattab. Mayroong isang wali, zahid, sa panahon parang religyosong tao, may pamilya, may responsibilidad. Dumating ang isa na inireklamo niya kay Omar, itong lalaki, na ang ginagawa lang puro pagsamba sa loob ng masjid,
iniwan na yung paghahanap buhay. Samantalang meron siyang responsibilidad katungkulan sa kanyang pamilya. Pinuntahan ni Omar bin Khattab. Sabi niya, kapatid, bakit mo ito ginagawa? Puro pagsamba, puro pagsamba. Kailangan mo maghanap buhay para mapakain mo yung sarili at ang iyong mamahal sa buhay. Sabi sa kanya ni Omar, kahit buong buhay mo ay manalangin ka ay hinding-hindi uulan ang langit ng ginto at pilak. Kung hindi mo gagawin ang trabaho, hindi mo gagawin ang dahilan, hinding-hindi mo makakamtan ang biyaya sa iyo. So ganyan, kahit nakasulat kung ano yung biyaya, pero dapat, hindi natin alam yung kadar. Dapat natin gawin. Dapat natin gawin yung dahilan. Ang mahalaga, tayo ay nagninegosyo, nagtatawakul tayo, nananalig tayo kay Allah. Nakakonek yung puso natin kay Allah, na walang magbibigay ng kabutihan maliban kay Allah. Lagi tayong nagtatawag, pero ginagawa natin yung dahilan. Sabab, kailangan natin gawin. Kaya nga, mayroon pang isang hadith, sabi ng Rasulullah, sabi ng isang sahabi, daladala niya yung kanyang kamelyo, punta sa Rasulullah. Tingnan yung tanong, ya Rasulullah, anong gagawin ko para hindi mawala ang aking kamelyo? Itatali ko at magtatawakul ako, o pababayaan ko at bahala na si Allah subhanahu wa ta'ala, magtatawakul ako kay Allah para hindi mawala? Sabi ng Rasulullah, para hindi mawala, itali mo, saka ka magtawakul kay Allah. Ang mahalaga, ginawa mo yung dahilan. Itali mo, saka ka magtawakul. So yung paggawa ng dahilan, hindi na nasasalungat yung tawakul. Bagkus kabilang sa tawakul yung paggawa ng dahilan. Aating ka ng exam, mag-study ka, mag-review ka. Pag ginawa mo ng lahat, ipaubaya mo na kay Allah. Kung papasa ka, papasa ka. Kung hindi ka papasa, hindi ka papasa. Hindi ginusto niya Allah. Hindi mali niya man na hindi ako mag-study dahil nakasulat na katamaran ang mangingibabaw sa'yo. Wala kang makukuha ang kaalaman at parang hindi ka makapasa dahil hindi ka nag-study. Basta gawin mo yung dahilan, magtawakul ka kayo. Ganon din sa sakit. May karamdaman ka kung kaya mo, kung kailangan mo na magpa-check up, magpa-check up ka. Dahil maaari yung pagpunta mo sa isang doktor at magbibigay sa'yo ng report, yun ang gagawin dahilan niya Allah para ikaw ay gumaling. Yan po ang ibig sabihin ng asbab. Dahil pagdating sa mga sakit, sabi ng Rasulullah, walang ibinawa si Allah subhanahu wa ta'ala na sakit, maliban na lamang na may gamot. So magpagamot kayo. Basta ang mahalaga, nasa puso mo, na ang nagpapagaling sino? Yung doktor si Allah? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Sinong nagpapagaling? Si Allah o yung gamot? Si Allah subhanahu wa ta'ala. Iinom ka ng anong pamang gamot? Biogesic, paracetamol, medical. Gagawin mo lamang dahilan ito. Paniniwalaan mo na hindi ito hindi ako gagaling maliban na lamang kung lagyan ito ni Allah ng shifa. Ganyan ang matuwid na paniniwala sa kadar. Ganyan ang matuwid na paniniwala sa takot. Naway na unawan natin, barakallahu liwan ko fil Qur'an al-Karim, wa nafa'ani bima fi minal ayat wa dhikr al-hakim, aqulu ma tasma'un, wa astaghfirullah liwan ko malisan al-muslimin min kulli dhanbin, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Meron mang isang mahalagang pagsako hinggil sa kadar na ating tatalakayin at sasagutin ng mabilisan lamang. Dahil mayroong ilan, kapag tinatalakay ang kadar, may mga tao kasi na ang ilan, mga kapatid natin, tabiya, na mga makasalanan, nangangat ipinapangatwiran nila ang kadar sa paggawa ng kasalanan. Maring naisip ng ilan, akong ganun, nagkasala ako dahil sa kadar. Tingnan nyo yung paglalaro ni Shaitan para ikaw ay malihis, malina. Pwede bang ipangatwira, pinag-usapan to ng ating mga ulama, pwede bang ipangatwira ng kadar sa paggawa ng kasalanan? Tama ba yung sinasabi ng ilan na, hindi ako nakapagsala? Ito ay, dahil ito ay kadar. Nagzina ako, dahil ito ay kadar. Bakit nyo ako sisisihin? Bakit nyo ako sisitahin? Ito ang kadar. Subhanallah, tingnan nyo yung ilan
Ito'y panlilinlan ni Shaitan para malihis yung isang tao. Subhanallah, napakalaking patibong ito ni Shaitan. Mali po at hindi pwede, ito ang sagot, hindi pwedeng ipangatwiran ang kadal sa paggawa ng kasalanan. Dahil binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng free will, kalayaang pumili, kalayaang may malayang kapasyahan, at nilinaw na sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tama at mali. Nilinaw na sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tama at mali, at wala na tayong may pangangatwiran. Nilinaw na sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tamang landas at ang landas ng pagkaligaw. Nilinaw na sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mabubuting gawain at masasamang gawain. At alam natin, meron tayong sariling kapasyahan. Alam natin, tama, na lahat ng nangyayari ay ayon sa kapasyahan ni Allah, pero nangyayari yung gawain depende sa ating intensyon, sa ating desire, sa ating kagustuhan. Pinangyari ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero batay sa iyong intention, ikaw ang gumawa nun. Sa iyo na ini-address ang isang gawain, hindi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iyadamila, nagsala ka dahil sa kagustuhan mo, gumawa ka ng kasalanan dahil sa kagustuhan, pinangyari ni Allah sa kapahintulutan niya, pero batay sa iyong intention, batay sa iyong kagustuhan, dahil meron tayong free will, sariling kapasyahan. Alam natin ang mabuti, alam natin ang masama. Hindi ka pa gumawa ka ng masama, ipangangatwira mo si Allah. Kaya sabi ng mga ulama, itong mga tao ito, na mga pilosopo, sa paggawa ng masama nila, ipinangangatwira ng Qadar. Sa mabuting gawa, hindi nila pinangangatwira. Bakit hindi kayo gumawa ng kabutihan at ipangatwira niya ang Qadar? Magsala ka, ito ay Qadar. Pero bakit lang sa kasamaan mo ipinangangatwira para ma-justify ang iyong paggawa ng kasalanan? Iyadambillah. Sa iyo ini-address, nagzina ka, nanguminom ka ng alak, dahil kagustuhan mo yun. Hindi ka nagsala dahil kagustuhan mo yun. Yun ang gusto mo, naisip mo. Pero ginawa mo dahil sa pagsunod mo sa sariling pagnanasa. Iyadambillah. Kaya nga may nangyari, isang kwento na dito natin tatapusin. Sa panahon din ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, merong isang lalaking nagnakaw, at alam natin ayon sa kondisyon, may batas ng Islam kung kailangan putulin, puputulin ang kamay. Ngayon itong taong itong nagnakaw sa panahon ni Umar, ikalawang khalifa, pilosopong tao, sabi niya, "Ya Umar, ya khalifa, bakit nyo ako papatawan ng pagpuputulin nyo ang aking kamay? Samantalang ito ay kadal. Pilosopo. Ito ay kadal. Bakit nyo ako sisisihin? Nagawa ko ito dahil ito ay kadal." Alam ni Allah, nakasulat na. Kapasyahan ni Allah. Pilosopo, namimilosopo. Sabi ni Omar, matalinhagang sagot. Sabi ni Omar, kung gano'n, no, ikaw nga ay nagnakaw ayon sa kada. Ngayon, napatunayan at ayon sa mga kondisyon na kailangan kang putulin ng kamay. Kailangan putulin ang iyong kamay. Puputulin namin, ipapataw namin sa iyong kaparusahan pagputol ng kamay ayon din sa kada ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pinangatwiran niya ang kada, ipinangatwiran din ni Omar ang kada. Nakasulat na ikaw ay magnanakaw. Kung ganun, nakasulat din sa iyong kadar na mapuputulan ng kamay dahil ikaw ay nagnakaw. Subhanallah. Yan ang isa sa kasagutan ni Umar, na hindi pwede po ipangatwiran ang kadar sa paggawa ng kasalanan. Dahil next, bawat isa may free will, malayang pagpapasya, pagpipili. So now ay naunawa natin ang ilang mga kaalaman hinggil sa qadar. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin kad bada'a fi bi nafsi faqala azza wa jalla inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhalladhina amanu